Sulat ko ko ng concept. Kung magawa ng title, gawa ng title natin. Kung hindi magawa ng title, it's okay. So, good afternoon, everyone. Welcome to our Tuesday class. Today, we are going to review your ideas on research topics, research problems, research titles. Voluntary po tayo. So, kung sino mauna, ay di siyang mauna. Sir, yung aaway na lang. Akin po, aamin na lang. Sino ikaw? Si Michael po. Pagdirinas. Kagrupo? Si Malabana po. Malabana. Okay, give me your first title. Wait lang, sir. Sana yan. Koreo, a web-based document tracking system for SLS Lucena po. Ay, tracking system lang, sir. A web-based? Document tracking system. Okay, paki-explain ang concept. Ano po siya, document tracking pag magre-request po ng papers ng students at graduates. Ano uri ng papers? Mga TOR. TOR, etc. Apo. Diploma. Diploma. Mga kailangan po. Request. Clearance. Clearances. Pero wala po munang 4SLSU Lucena. Okay, okay. Pero ang lokal ay SLSU. Korea. Ang Korea ay ano talagang ibig sabihin ng Korea? Para bang Korea? Korea po. Ano spell? C-O-R-E-O. Ah, Korea. Parang Spanish term ba 'to? Spanish term po ng mail. Ng mail. Okay, yung ano, yung manual na mail, ano? Opo. Okay. So 'yun ang pangalan ng system mo. Opo. Web-based siya, so hindi siya mobile app. Opo, depende po sa panel, pagiging anong mobile. Oo, madali naman kami kausap. So, pag nagre-request, ito ay para sa estudyante ba o sa graduate? Sa parehas po, sir, ang scope. Students and graduates. Pero ang limitation po ay sa graduates ay parang 2 years. Hindi ko pa po alam kung ano eh. Depende po sa system. Kasi in-code pa po yun eh. Kailan ang kakayanin. Okay. Limits. Asahan mo na kapag ito ay na-pursue, baka lang ha, baka ang gagamitin mong data ay hindi totoong data. Paano po yun? Ano po hindi totoong data? I mean, kasi meron tayong Data Privacy Act. Kung hindi papayag si registrar na pasukin mo yung system o yung files na meron ang isang estudyante, kasi may expose sa'yo yung mga grades. Ay, di ba sir, bali sa ano lang po yun, pag sa defense? Ay, hindi. I mean, sa ano lang. Sa mismong para makita ko nagpa-function. Ang mahalaga naman. Ah, okay po. Okay lang po yun. Oh. Okay lang din naman na hindi makita. Kasi parang ano lang siya eh. Ang lalabas lang ay halimbawa ay dummy account. May dummy account ka. Opo, opo. Yun, ganun ha. Hindi totoong data. Pero yung mag-evaluate ng system, totoong experts dapat ang mag-evaluate. Okay po. Limited to 2 years. Pero ang okay naman nalagyan ng limit. Pero ang graduate, ang laman ng records ng registrar sa graduates ay ever since na mag-exist ang school. Ganun sa kalawa. Okay po. Okay. Kung limited sa 2 years, mas attainable. Okay. Walang problema sa Korea. Hinaan ko yung boses ko. Nagkaklase din yung kabila. May co-teacher ako dito sa bahay. Pag ba ganito kalakas na rinig niya? Yes po, sir. Ah, po, sir. Okay, good. Okay. Next title, Michael. Prime read po. Wait lang. Save ko muna. Okay. Prime read. Para po
Hindi ko kasi alam po. Ano kang gagawin? Apo, pag mag-isang word po, prime rib. Ganyan pa? O malalaki lahat? Wait lang po, hindi ko po kita, sir. Apo, okay na po yun. Ganyan po. Ano? Dash o colon? Ito bang koreyo ay mas maganda ng colon? Eh, yung prime rib po ay pangalan din po ng system. Okay. Ano ito? Siya po ay primary reading management. Ano nit? Reading management po. Para po siyang library para sa modules ng teachers as well as the students po. Reading management? Opo. Pero module ang laman? Para opo, module, mga libro po ang laman. Ah, libro talaga? Oo. Pwede pong modules or libro. Parang library management system? Opo, parang ganun po. At gawin na natin library management system. Anong laman? Mga ano po sir, mga libro. Will hold books. Ha? Application pa to, mobile app? Web-based po sa sir. Online. Saka po mobile app. Web-based. Oh. Mobile app. Tapos, anong ginagawa ng libro? Parang may account ang mga estudyante? May account po ang estudyante. Para po siyang Google Classroom. Okay. Pwedeng gamitin yung SLSU account. Opo, makikita nyo. Doon po ay makikita po ng teacher pag inopen nung student mismo yung libro. The teacher can monitor if the student is it Opo. And open books and resources. Tapos, bakit ko kailangan, about teacher ako, bakit ko kailangan makita na nag-open siya ng book? Para po ma... Kasi po ay pag na-open yung book, saka po mag-open yung modules na sasagutan. Okay. Ang module saan ang gagaling? Doon din po, makasunod din po nun. Ibig sabihin po, pag tapos nyo na pong basahin, may option po para yung sasagutan na po ang ano naman makita nyo so, po. Okay. So, ibig sabihin, hindi naman kailangan na siya ay yung mga published books. Opo, hindi naman po. O, pwedeng halimbawa, yung lecture ko, nandun, open ang bata, tapos after niyang mabasa, pwede na siyang magsagot ng module directly doon sa LMS, sa Library opo. Management System. Opo. Okay. Edy modules, lessons, and activities. Hindi ba ito pwedeng offline? Halimbawa, magkoconnect ako, i-download ko yung ni ma'am, module ni ma'am. Meron tapos, po siya sir, offline mode. Opo. Pwede ay, ang iyo online lang po ay di pag magpapasa na po. Magpapasa at magda-download. Opo. Okay. Web-based, mobile app, offline and online. Good. Okay. Next, pangatlo. Title na po. Ito na po yung online enrollment. Online enrollment. May pangalan din ba 'yon? Wala po akong maiisip sir na pangalan. Yan ba yung web-based din? Web-based po at mobile app. Online enrollment system for SLSU Roxana. Yan. Sige, hayaan mo nang pagandahin yan ng mga paan. Opo. E di enrollment. Ngayon, ba kung maganda tong tatlo at isa lang ang mapupunta sa'yo, syempre, sa grupo mo, yung dalawa, okay lang ba yung ipamigay? Okay lang po, sir. Okay. Sige. Online enrollment system for SLSU Lucena. ID, syempre, ang laman nito ay schedules. Opo. Prof. Student, schedules of students, professors, tapos... Okay na yun. Basta online enrollment. Complete na yun. Sige. Okay naman sa akin ito.
So, ang ilalagay nyo sa module 5 ay itong tatlo. 1, 2, 3. Ito na rin yung hahanapan na ng rational. Okay? Opo. Okay. Next. Kanlas. Ayos mo kanlas yung mic mo kanlas. Ayusin. Ngongo ka. Sinong ka-group mo kanlas? Padinig po. Ning. Okay. Title. Okay, ito po. SLS Lucena Campus Faculty Attendance Monitoring using RFID. Okay, wait lang. SLS Campus Faculty Attendance? Faculty Attendance. Monitoring. Monitoring? Using RFID. Wait lang. May napasok sa SLSU Campus at Faculty Attendance Monitoring. Lucena Campus, sir. Lucena Campus. Sorry. Lucena Campus. Using RFID, sir. Using RFID. Using RFID. Teka lang. Ano nga itsura ng RFID? Yung po, sir, na tatapat ko lang yung ID mo, tapos lalagay mo siya, or in, or out. Hindi, ayun ay parang square, ano? Opo, sir. Hindi QR? Ayaw mo ng QR? Pwede naman po, sir. Siguro po, pag titignan po. So, mas ano na ngayon yung QR? Mas madali pa rin. Nalagay ko po sa module 5 na yun. RFID. Ah, okay lang. Eh, ibibigyan ka rin naman ng option, sabihin din sa'yo ng panel kung, ay, hindi, mas maganda itong ganyan. No? Yeah. SLU Solution sa Nag-Campus Faculty Attendance Monitoring. System, lagyan natin system, ha? Using RFID. Ang RFID ay, ano, no? Tawag ito, stimuli ng isang sensor. Mm-hmm. Merong hindi siya pwedeng RFID based. Well, hindi ko sure tayo dyan. Kasi sa campus faculty, pwede kasing RFID based. Faculty attendance monitoring system for SLSU Lucena. Gawin natin alternative. RFID based. Are faculty based faculty attendance monitoring for SLSU Lucena. Okay. Ang ating pong title ay ano, dumadaan sa, di ba sabi ko sa inyo, laging may revisions. Ganito yung step na pinagdadaanan ni title. So, dadaan sa akin, ayusin ko. Pagdating niyan sa panel, ayusin nila, tapos tatrabaho kayo, gawa-gawa ng thesis. Pagdating niyan sa final defense sa dulo sa second sem, aakyat ulit ang title sa main campus. So pagdating sa main campus, yung research Office of Research Services ng buong university ay i-review ulit lahat ng title. Tapos i-release nila yung approved title ng university level. Tapos yun na yung magiging title ng manuscript na ipapabukay. Okay. Naiintindihan ko na yung teknolohiya na ito. At kung ano ang iyong problema. Okay, tingnan natin kung may approve ito. Next. Ano sir, ang next po is ano, SLSU po ulit, SLSU, Southern Luzon State University, Lucena Campus, online portal for faculty and students. SLSU, Lucena Campus, online portal for faculty and students? Yes, sir. Ito yung maano, masaklaw to. Anong laman? Ang laman po, sir, is una-una, enrollment. Enrollment, online enrollment. Tapos po yung pag-grades. Yung grading po, yung pag-bibigay po. Grading? Tapos po, sir, ano, meron din siya. Kung meron pong clearance, pwede po dyan mag-clearance yung mga students and teachers. Clearances, ano ba? Sir, yung mga announcement po. Announcements. Ano sa ibang school, meron pa tong feature ng ano, yung personal messaging? Meron po, sir. Yung tipong
dahil naka-SLSU email lahat, pag nag-browse ka sa contacts ng buong SLSU, pwede kang mag-message sa prof o kaya sa office. Okay. Sige. Medyo mabigat, pero maganda. Okay, next. Pero yung po kasi ano, yung pong last part po is yung pong, kala ko po kasi walang clearance eh. Ang third title ko po is ano lang sa, ang online clearance lang po, both students and faculty. Online clearance? Opo. Ano ha, ang faculty ay hindi nagki-clearance? Ah, hindi po ba? Hindi ko po kasi alam, sir. Oh. Pinano na rin, tinanggal yun. Dati meron, ngayon wala. Wala na po kung maisip na ikatlo. Ay, wait lang. Hindi mo pala, ano, iba ang system ni faculty. Sir? Iba ang system ng faculty. Ano, ganito kasi eh. Pag online portal, iba ang pinapasokan ni faculty sa pinapasokan. Okay, ganun po, sir. Bali, ang mali mode po niyan, it's either, imbaw, pagkapasok pa lang po sa website, may paglalagin ka or student ka ba or faculty, tapos pagkapasok ko po, kung faculty ka, dun ka papasok, kung student ka, dun ka papasok. Ganun po, sir. Okay. Kaya yun? Kaya mo? Kaya nyo? Kaya rin. Titignan po, sir. Pero kaya mo po yun, kaso lang, hindi po siya masasakop yung online. Hindi po maalala lahat-lahat yung online, yung pong mga nasa ano. Ah, sige. I-raise ko na lang. Pag nagde-defense ka na, edi, i-raise ko na lang sa panel na, ano, I will ask you the same question. Kaya-kaya na gawin faculty at saka students. Di, ikaw na bahala mag-raise back. Kasi pag faculty kasama, magkaiba sila ng interface. Pag si faculty, pwede ako mag-include ng grades. Ay, pakisama ng evaluation. Pwede ba? Pwede po. Evaluation. Ayun. Online evaluation ng faculty, di ba kayo nag-check yung 5-4-3-2-1? Opo, sir. Oo, ayan, isa, faculty evaluation. Pero ang suggestion ko sa iyo kung ano, ay mag-focus na muna sa students. Sige po. Tapos kung halimbawa papayag sila na ano, ay pagawa din natin yung faculty, pero sa ibang group, edi hayaan natin sila. Okay? Wala na po sa mga isa ng third title. Pangatlo mo ay clearance? Opo, sir. Pakiclearance po ng, ano, ng faculty. Anong title mo? Yun po. So, yun lang po ulit. Pero clearance lang po, sir. Online clearance po. Wala na po ang isa, sir. Online clearance application? Opo, sir. Or sa web din, sir. Pwede mga online clearance via web. Wala na pong pwede. For faculty and students. May faculty na nagki-clearance, pero sila yung ano, yung mga contractual, sila nagki-clearance. O, pag regular lang. Okay, sige. E di, pag nag-defense ka, kung ako ang tatanungin dito sa tatlo, e di dito na ako sa two. Ano? O, kasi yung isa magmo-monitor ng attendance, kailangan mo pang pakialaman sa HR dito, ang HR nasa lupaman. Okay. Sige. Pero lagay mo sa module 5. Napasa ko na po sa 5. Ha? Napasa ko na po. May rational na din po dyan. Oo nga, nakita ko. Ang agad mo magpaasa. Ito. Okay. Next. Marilia, sir. Ang Paul. Partner lang, Paul. Ano po yun, sir? Si Amores po ang kapartner ko po. Parang mapalad ka. Sir, ito po yung ideal concept lang po, baga. Ah, sige. Sa akin po ay yung online voting po. Nang ano? Nang mga candidates po. Para sa mga officers po. Parang sa COMELEC ng ano SSC, parang ganun. Opo, o ganun po. Parang may ganito lang school. May ganyan po ba? Ay, o, ginagamit yan ng pagka nagbobotohan. Anyway, sige. Baka may iba pa eh, dagdag natin. Online voting system. Opo, sir. Candidacy po. Ay, yung ano sa officers po sa SSC po.
or supreme, ano bang tawag sa atin? Supreme? Ano? Apa? Yan. Online voting system for Supreme Student Council election. Apa? Okay. Alam ko na yung laman niya. Bigatan niyo sa problema, ha? Okay, next. Ay, din, ano? MJ, ikaw na ata. MJ. Sir, ito pong next ay ano po ay e-learning as software application for SLSU Lucena campus. E-learning. A software. E-learning software? A software. Ano po sir? Colon. A colon. A software. Application. Application. For student, for SLSU Lucena campus. Ano yung software application na yan? Ano po sir ay yung sir, ano, Google Classroom din. O anong bago doon? Ano po ay mga sir, module po kasi yung ilalagay doon. Ano na? Modules po. Lectures ng mga kagaya ng prime read. Okay. Tingnan ko sino mas bebenta. Gawin natin a virtual classroom application for SLSU Lucena campus. Gusto ko din ano ha, kung virtual classroom, di para siyang Google Classroom, pero may kasama siyang conferencing katulad nito. Okay po. Alo, sir, di po kaya po kaya yun. Hindi ko lang. Tapos kasi, po, sir. Teka lang. Kung patulad siya ng Google Classroom, hindi mag-Google Classroom na lang ako, yun ay mas established. Ay, diba? Ang ano po kasi, ang i-offer po kasi niya is, ano, madaling ma-access ng student po. At pwede po kasi siyang ma-download yung mga lectures. Kumbaga po, sir, ay parang kagaya ng e-books or... Okay. Ganun sige, po. Sige. Managigat ko naman. Isa pa. Ito po, sir, ay game application po. Para saan? Para po sa basic programming concepts. Mobile application, game mobile application. Eh. Ayos lang ba ito dyan, MJ? Okay. Kapag mobile game application, laging may pangalan. GoProg po, sir. Wow. Ready. Ayan, GoProg. Opo. Okay. Okay. Sir, ako na po. Okay. Kung ako ipapipiliin sa... May pang-apat pa? Oh, wala na po. Hindi na po kami, sir. Sige, pagpipiliin ako sa tatlo as panel, ID ang pipiliin ko ay ano, ati ka, tama ba? Yun, baka yung GoPro. GoPro, sige po. Kasi ito, maganda to. Maganda to. Ang problema ko dito ay kung matatapos. Medyo ano to, mabigat. Okay. Okay, next. Hello. Sino yan? Halabano po. Halabano. Ang first po namin ay kapartner mo. Ay, si ano po pala, si Mendoza. Si Ken. Oo. Gamer ba kayong dalawa? Opo. Okay. Streamer. Yung pong sa amin ay about din sa game. Ito ba yung Judgment, ano? Judgment Temple? Judgment? Temple yung Judgment po. Oo. Temple. Ano? Judgment Temple po. Temple. Ano? Yan po yung ano yung title. Tapos Entertaining and Teach. Hindi ko naman mabasa masyado. Entertaining and Bakrid lang po ako. Entertaining and Teaching if else statement for students. Dahan para robot.
entertaining and teaching. If else statement for this. Ano ulit? Ano ulit? If else po. Ha? If. IF po. IF. If. Opo. Else. Tapos else. O ano? Ano po yan? If lang po tapos else. Itatap ko po, sir. I-chat mo. Ay, nag-chat kayo sa rito niya. Nasa ano po? Nasa chat na po sa Jimmy. Ah, okay. Ito yung mga if-else statement. Opo, if-else statement. For a student po. Statement for? For a student. Student. Judgment temple. May kalugsong pa? Wala na po. Okay. Judgment temple, entertaining, and teaching. If else statements for students. Kailangan nyo ng teacher dito kasi may teaching. Apo, sir. Teka lang, sir. Nakaka-entertain siya? Ang debate po ang mangyayari diyan ay isa po siyang mobile app na mobile game na makakapag boost ng knowledge ng students sa about sa programming. Ang problema po kasi namin diyan, yung pong marami din po kaming mga marami pong estudyante nung kahit sa high school or sa SLSU na nakakatapos ng isang subject na hindi po wala pong malinaw na kaisipan about sa if-else statement. Talaga naman. Eh, ba'y natapos na ninyo? If-else statement po, meron na po kami natapos na po namin. So, ibig sabihin, marami kang natutunan, kaya gagawan mo ng program. Kumbaga po, ay dun lang po sa mga namuro problema sa kung saan. Okay. Ganto ha, palta natin. Kailangan nakastipulate siya ng mobile game application, ha? Opo. Okay, so it's Judgment Temple, mobile game application. For, alisin yung entertaining. Kung gusto siyang entertaining, ilagay siya sa loob. Ah, sige po. Okay. Kasi misleading ng entertaining and teaching. So, mobile game application for teaching if-else statements for students. Okay. Okay, next. Tapos po yung pangalawa ay... Okay, Judgment Temple. Bakit pala Judgment Temple? Kasi yung if-else, kailangan mo ng judgment. Ano po yan? Yung kung, yan po kasi naisip ni Ken. Di bale po yung game po namin ay nasa isang temple po na kung saan meron po doon magkakaroon po ng if-else condition. Okay, okay. Then mag-decide yung player. Opo. Ganun po ang mangyayari. Ano ha? Naka-anchor ang laman niya. Pati si GoPro, Merilias Amores. Kung yun ang mapupursue ay dapat ay ang laman niya ay naka-angkla sa syllabus. Okay. Okay. Inalagay ang syllabus sa chapter 2. Okay. So, next ka naman. Computer house. Computer course? House po. House. Bahay. House? House po. Apo. Computer ano? Ano po ang aking mic? Naiintindihan po ba yung mic ko? Oo, pag general statement, naiintindihan ko. Computer house. Ayang house, hindi ko maintindihan. Spell. H-O-U-S-E. H-O-U-S-E. Ganyan. E po. E. Ganyan. Tanggalin niyo po yung teaser. Sir, bahay po, house. Ah, bahay. Pag-uartehan. Derecho. Muntik na ako mag-Webster eh. Yan na po yung ano. Tapos, ang kasunod po ay computer parts with. Parts with? Helpful description for everyone. Ulit. Helpful description for everyone. Ano yan? Mobile game din po yan na kung saan yung pong mga computer parts ay maano po, yung ma
anong tawag dun? Yung pong mabibigyan po ng importansya, kung baga po ay para sa mga beginners pa lang po na kung saan gusto matutunan itong mga computer parts, lalo na po sa mga IT students na bago pa lang, yung pong gagawa po kami ng mobile game na about po siya sa computer parts na magbebenta po ng computer parts. Tapos, para po ba siya yung yung tawag dun? Cooking Dash? Ano? Cooking Dash po. Hindi ko alam. Sir, para siyang yung luto-lutoan na game. Cooking Rush? Opo. Dinner Dash po, parang ganun po. Nag-gets ka na. Yung nagpe-prepare ng mga burger. Opo, tapos ang nangyayari po dyan ay meron lang pong yung customer na magbibigay ng description, tapos yung mismong user, sila po yung magbibigay kung ano po, ma-i-identify po nila kung ano po yung parts na yun. Okay. Ah, parang pizza. Pakitandaan nung mga sinasabi mo ha kung paano mo. Una, alisin natin itong with helpful description for everyone. Hindi siya technical. Okay? Opo, sir. Overcame application? Opo. Pag ba sinabing mobile game, yun ba yung Android at iOS matic o Android lang? Android, depende po, sir. Po, pero Android yun po yung aming gagawin. Android, edi Android para hindi siya mobile game application. Para siya ay, kasi dapat naka-identify. Android based. So hindi kasama si Apple, no? Apple. Computer, Android based. Ay, nakita naman. Game up, gamification ba ito? Wait lang. Hanap. Okay. Ito lang muna. Android based game application for computer parts. Opo, sir. Yung po mga ang tawag dun, mga CPU, RAM. Pati internal, yung mga internal. Opo. Ano ba tawag yung system unit? System unit po. Yun ang talagang technical term niya, system units. Ito po kasing computer part ay naka-general na po. May pwede po siyang mouse tapos yung sa loob po ng system unit, mga ganun po. Okay, sige, ganyan na muna. Okay, next. Ang kasunod po ay e-handbook. Ano? E-handbook po. Handbook. Ganyan. Apo. Tapos? A mobile-based application. Based application. For SL. For university handbook and ID. May ID talaga. Po yan again? Diba dyan po sa handbook, ang nilalaman ng research namin po itong call sa handbook is para mabigyan kasi ng information about sa university policies, rules and regulation, mission and vision ng university. Since ang normal na handbook na nakaprint ay hindi binabasa ng estudyante, edi magkakaroon ng application development para maging mobile-based ang handbook ng isang estudyante. Added na dito po yung ID ng students, schedule, and time and date. So this will maximize the efficiency of the smartphone and makakatulong sa student to upcoming student in the future. Yung handbook kasi ay buo na ang handbook ng university. May soft copy yan. So, pwede mo namang i-download yung soft copy, dun mo siya basahin.
medyo okay. Maunti lang yung problema niya. So medyo ma-ano tong pangatlo. Focus dito sa dalawa. So mobile-based application. Mobile application. For university ha po. Yeah. Pero ano ha, si itong dalawa, okay? Okay po. Tapos yung pangatlo, isama mo lang para may sagot ka sa chapter, sa module 5 ha. Okay po sir. Kung ako ang ano, kung ako ang, kung ako lang ang magde-decide sa panel, I will go with number 1. Okay, next. Marami. Sir Sluder po. Linawan po, Marali. Marali pag linawan. Marali pag linawan. Wait lang, may nag-chat na naman. Ah. Office. Thanks. Ano to? Participants are requested to register on or before October 2. Napalim Industry Dialogue for Automotives. Wait lang. Okay, Marali. Hello po sir, kinig po. Oo. Lakas, hinahan mo ng konti. Sige po. Ano po sir, yung isip po namin ay ano, Seatmate at a mobile base offline. Tagal, tagal. Hindi ko maintindihan. Ang lakas. Sige po. Ako na lang hinahan ko. O, sige. Ulit. Malakas. Okay na, hinahan ko na sa akin. Ano po, a mobile based. Ano? Ano yung gulo mo sinabi? Pwede pong i-chat ko na lang? Oo, sige, chat mo. Chat mo, best. Ah, may sunod-sunod na pala din eh. Ang napakahuhusay. Sige, pagkatapos ni Paglinawan ay sinamagal yun, tapos si Nagpagdula, tapos si Sluda, tapos Lucanias. Okay. Chat ko na po yung ano, yung specification po nung ano. Saan? Sa PM ba? Di po, dito po sa chat ko ng sa Google Meet. Nasaan? Wala sa akin. Send ko na po. Ayan po, sir. Ayan. Seatmate. Ah, okay. A mobile-based offline search engine for students. Ah, ganda siya ha. Paano nangyayari yun? Ano po siya, sir? Ang gagamitan lang po ng internet is yung pagda-download lang po ng mismong app. Tapos, dun po sa mismong... Po? App lang ang... Yung pagda-download lang ng app. So, pag okay. Pag na-install ko na siya... Po, nandun na po lahat yung content. Ah, sa loob ng app? Opo. Anong content niya? Mga educational resources po, like yung sa... Yung mga reliable resources po yung sa research gate sa academy, yung mga ganun po. Educational resources? Apo. Okay.
Next po, sir. Ito pong ano po siya. Chat mo na lang, hindi naririnig ko yung aso. Sige po. Kalabano, mag-ano ka na? Ay, ako. I-mute kita, Kalabano. Medyo malawak po kasi ito. Medyo game po kasi ito. Na-chat ko na. Game siya. Okay. School. A classroom simulation game po. A classroom simulation game. Paano siya naging classroom simulation game? At bak, sir, realistically speaking po. Di ba, hindi naman po lahat ng students ay nakaka-cope up po sa ano sa klase. Yung parang may dress up character. Oo, ganun po, sir. Para po, teacher, ano, sir, ma-entertain din po habang nagka-klase. Para po yung easy po. Okay. Sige, I get your point. Sige po, sir. Next po ay si Maralit po ang mag-explain. Oo, teka lang. Relax lang. Sige po, sir. Kung makakapag-present ngayon ay... Sige, mamaya ko na pala sabihin. Teacher, may students. Maganda yung picture ay ano, yung nalalagyan din ng mukha. Opo. With a twist. Ano yung twist? Yung po nga lang daw, sa quizzes po, di ba points po yung lagi nakuha? Yung equivalent po sa correct answer sa quizzes is points na yung points po is makukonvert po siya sa grade. Yung quiz po, eh, depende po dun. Ano nga to? Anong level? Po? Anong level? I mean, may different levels po sa may pang, eh, ano, kung kaya, kung kakayanin po mag-develop is yung may different levels sa elementary, secondary, or senior, or college, mga ganun. Pero sa scope may level, ha? Classroom simulation game, pag masyadong okay. Malawak. What's your name? Itatry po namin paliitin pa po. Okay, a classroom simulation game. For students po, sir, and teachers. Hindi, specific natin para maunti. Ba, grade 7 learners ba yan? Apo, sir? Kung pang grade 7 ba, grade 8? O pang science ba? Ay, ano po siya, sir? Lahat po ng, ano, ng subject? Lahat ng subject? Opo. May categories po siya na kung saan ay pwede pong, ano, ng mga, ano. Yung quiz, sino mag-load ng quiz? Yung pong ano, yung pong teacher, mag-set po siya ng quizzes, tapos yun po. Sige, sige. School. Bakit school? Wala naman po, sir. Baka pag po na isip-isip pa po, ibabaguhin pa po yung name. Pang okay. Pang partial lang po eh. Pang temporary lang po. Sige, general na muna natin. Intended for classroom use. Limit. Number 3. Si Marami po mag-explain, sir. Okay. Sir, good afternoon po. Afternoon. Sir, parang concept pa lang po ito, parang idea pa lang po. Yung enhanced E-grade po. Wait lang, wait. Ulit. Enhanced E-grade po. Enhanced E-grade po. Oh.
Anak sanad? Hindi pa po yan yung mismo ano, yung title. Yung pa, ano pa lang po yan, idea pa lang po. Enhanced E-grade. Ano gagawin niya? Ano po, halimbawa po yung sa Google Classroom, di ba po, doon na po nagsasend ng mga activities po. Oh. Parang naka-encode na din po doon yung ano, yung... Wait, hindi, ang gawin mo na lang ngayon, ano? Parang, yung, parang class record. Ah. Ganun ba? Opo, yung sa spreadsheet po naman. Oo, yung... Oo, ano yun na lang? Okay. Parang electronic class record? Opo. Pero hindi siya Excel-based kasi siya ay application? Opo, sir. Mobile ba o web-based? Ha? Mobile po. Mobile. Ano? Ano? Siguro ka matakot. What do you want? Ano po, sir? Ha? Mobile and web, web po. Mobile and web. Sige, lagay ko dito. Mobile and web-based. Mobile and web-based. At may enhance? Anong ini-enhance mo? Nababasa niyo pa pag may nag-chat-chat sa akin? Hindi po, sir. Dito sa baba, hindi nag hindi na-appear. Hindi po. Okay. Sige, wait lang ha. Nag-chat-chat ang boss. Okay. Tuloy. Para siyang mobile and web-based electronic ano ang tawag doon? Class record. Tama ba? Sino ba kausap mo? Apo, sir. Okay. Si DepEd ay mayroong electronic class record. Ang electronic class record ni DepEd ay Excel-based. Tapos, yung Excel-based na class record na yon ay naka-freeze. Ibig sabihin, may mga areas lang na pwede mong i-edit for the grading, tapos may mga areas na hindi mo pwedeng i-edit. So, ngayon, parang i-enhance mo siya, hindi siya Excel-based. Anyway, okay, sige. Okay sa akin yung idea ng electronic class record, basta siya ay maganda. Mobile and web-based electronic class record. Dudugsungan pa yan ng mga panel kung 4, ganyan, ayan, alam mo na natin. Okay. Pag-insight ng maayos ng problema ng wait lang. If I will be asked. Ito, may mga umi-exist na ganyan eh. Ito, kung magagawa ng maayos at magkakaroon ng sa virtual classroom ay may pwedeng mag-conferencing ba? Ganun? Opo, sir. Ganun po. Pwedeng mag-online class. So, para siyang Google Meet? Opo. Okay. Parang maganda yung ano. Alam nyo yung parang narinig nyo na yung VR, di ba? Opo. Astig nun. Possibly kaya yun. Yung pa, sir? Hindi, parang VR na classroom. Yung pag nag, nabaw tayo, isang buong klase, tapos nakasot ako ng VR, nakasot kayo ng VR, tapos dahil dun sa VR na yun,
parang ang nakikita natin ay nasa loob tayo ng isang klase. Ay, ganun na ba? Ha? Wala po ko, sir. Posible kaya yun? Sige, try natin. Virtual. Okay lang ba? Ha? Okay lang ba? Maralit pag ginawan. Enhancement siya kasi kung gagawin mo ay kung paano lang mag-online class, same lang siya ng ginagamit natin sa kasalukuyan. Okay lang. Okay, sige. Let's see. Virtual reality ang tawag doon. Virtual. Astig nun. Yung parang, pero siguro ang kakalawan mo dyan ay internet connection. Pero kung magandang internet connection, kahit nasa iba-iba tayong mga lugar, pag nakasuot tayo ng VR, yung VR na sinusuot, ay pag tuming ka sa kaliwa, may katabi ka. Tuming ka sa kanan, may katabi ka. Pag tuming ka sa unahan, ay may teacher din. Oh, that's good. Hindi ko na lang kung paano gagawin yun. Okay. Next, magaling na eskwela na. Sir, nakikinig po, nakikinig po ako. Sir, ang amin po is yung e-book, mobile application, as handouts of student and offline learning. Na ulit? E-book. E-book? Mobile application. Mobile application. As handouts. Ano? As handout. Handout po. Of students. Of? Students? Ano na? In offline learning. Of students in? Offline. Offline learning. E-book, mobile application. As handouts of students in offline learning. Wait lang, ayusin natin. E-book, mobile application. Ito'y katulad nung parang may module, ano? Opo, sir. Medyo ano nga po nung unang nagsabi. Oo. Sige. E-book, mobile application as handouts of students in offline learning. Gawin na lang natin. Offline e-book, mobile application. Okay. Ano concept? Same concept? Sir, ito po ay yung, ano ba po, magda-download ng app. Oh. Tapos, after that, yung, ay, tapos, magda-download na po ng, ano ba po. Ha? Nag-robot ka na. Da-download ng app, tapos? Tapos po, di ba po, ang... Ang pinakaan po, then... Ako, hindi ko maintindihan. Sige, okay lang. I-detalye mo na lang sa module para alam ko kung ano mangyayari. Ha? Offline e-book mobile application for students. Okay, next title. Si Rachel na po diyan. Sir, yung... Sir, good afternoon po. Oh, magandang hapon. Sir, yung pong title na number 2 po namin, yung pong sinadjust mo po yung sa tricycle, yung booking application po. Okay. Try book. Ano? Atawa? Try book. Ganyan? Try book. Opo.
tricycle booking application. A tricycle booking application. For Quezon po. Dito po sa Quezon, sir. Ikaw taga Quezon, Quezon? Opo, sir. Okay, okay. A tricycle booking application for Quezon, Quezon. Okay. Anong binubook yan? Sir. Oh. Dito po ay diyan po sa mobile app na yan ay nandiyan po lahat yung details ng mga tricycle driver din. Ah, pati driver, pati kung taga saan siya. Opo, pati opo sir. Contact number, oh, that's good, that's good. Opo sir. Tapos dito. Okay, okay. Good talaga tong tribook na to. Okay, next. Yung pangalawa po namin ay pangatlo po. Mga yun. Ano na sa na? Ay, yung pangatlo po namin naman. Include yung ano, the details, driver details. Opo, sir. Tapos, yung fare, yung standard fare na nagko-conform sa kung ano ang hinihingi ng LGU para walang lokohan. Oo nga po. Ano payment nito, electronic? Ano po, sir? Electronic ang payment? Parang G-cash, ganun. Pwede po, sir. Pero pwede din po na... physical? Okay. Kaya lang may limitation tayo doon. I-set na lang yan. Kasi pag physical, pwedeng nakalagay na naka-declare sa app ay 30 pesos. Pero ang siningil sa physical ay 150. Okay. Halimbawa, na-approve ito. Quezon-Quezon ito. Ang ginagawa dyan, pag nagde-defense ng final, nagbi-video. Hello? Ay, nagbi-video na ginagamit siya ng magta-tricycle. Okay. Okay, next. Ano pangatlo? Poster? Ang pangatlo? Ha? Number 3? Oh, po, sir. Ano nga number 3? Dito. Yun pong pangatlo po is mobile base. Sir. Nakasunod. Hindi po ba rinig, sir? Hindi, mobile base lang rinig ko. Sir. Yan. Mobile base boarding i-chat house. Muna, i-chat boarding house. Management system. Ano boarding na? House. Mobile base boarding house. Sige po. Nakasunod. Chat. Mapping management system. Mobile-based boarding house mapping management system. Parang Google Map ng boarding house? Opo, sir. Kaso po, yan po ay... yun pong ano niyan, malalaman po kung... ang makikita lang po dyan is yung mga boarding house po. Okay. Yung ano po, malalaman po kung pambaba o panlalaki. Sir, ang ano po na yan, yung parang concept po is dito po sa Alabat, Quezon dahil po. Ngayon Alabat po ka ay... ay, dito po sir, Alabat Island. Oh. Kasama po yung Quezon. Oh. Ano po ay, kailangan po kasi yan ngayon dito kasi po marami po nagbo-board. Dahil po, pag po sa mga linang po ay walang signal. Tapos po, nahihirapan po maghanap ng mga boarding house sa... bayan po ay nga rin sa estudyante. Ayan na rin, offline?
Ano po, sir? Offline. Pwede po siyang online. Ay, pwede po offline. Ano ba ito? Hoy, ang ano dito, ang challenge dito ay pag-drawing ng mapa. Hmm. Kasi kung boarding house lang ang lilitaw, edi kailangan personalize niya yung mapa. Sige, let's see. But it's good. Okay. Ayun na. So may tatlong title na. But if I will be asked bilang panel sa tribook ako. Okay. Okay po, sir. Pero anuhan niyo lahat. Lagyan niyo lahat ng rationale. Next, magpa 4:30 na mga kapatid. So, siguro I am willing to extend until 5. Yung hindi matatapos ay the next meeting. Ano, may next meeting pa naman tayo. Wala na naman tayong module for submit. Meron ko yung isasabit na module ngayon at saka sa Webes. Pero yung ngayon, dahil ganito ang setup natin, wala naman akong pinipresent na bagong module. Wala kayong isasabit. So, next week naman ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng objective. Tapos, yung kasunod na week ay defense na. Ano? Okay. Sinong kasunod? Hanggang 5 tayo ha. Yung mga nakapag-defense na, pwede na pong lumabas. Nakapag-defense tuloy. Nakapag-present. O, oh, ano yan? Thank you, sir. Ha? Salamat. Ang nandito pong kasunod ay si Gordula Alpuerto. Ang title po namin ay Development of Online Enrollment Application for Southern Luzon State University Design Campus Electronic Document Tracking System for SLC Design Campus and ano, yung una nyo ay isa-isa lang. Yung una, Development of Online Enrollment Application for SLC Lucena. Ha? Online enrollment. Tama, yung pangalawa. Julie, anong pangalawa? Electronic document tracking system. Electronic? Ha? Chat mo, hindi ko naiintindihan. Hindi ko narinig. Document po. Oh, ano? Electronic? Electronic. Okay. Ano, electronic document? Tracking system po. Tracking system. Tapos? For SLSC Lucena Campus. Yung online enrollment may katulad sa taas. Yung electronic document tracking system may katulad din sa taas. Yung, that's my feet, anak. Huwag ka matakot. Oh, feet ni daddy. Number 3 po ay Southern Luzon State University Student Portal. It's an issue. Student Portal. Okay. May pang-apat kayo? Wala po. Meron po GPS po sana. Ay, yung sa ano attendance. Ah, yung sa attendance. Oo, yun yung ano. Sabi ko medyo shallow yan. Okay. Si online enrollment, nasa na si online enrollment. Yung itong document tracking system, kung hindi siya ma-approve sa kanya, adi pwede namang i-pursue. Si electronic document, si online enrollment, kayo ba'y nakita? Ina, saan na yun? Canlas? Attendance. Itong online portal pala yung kinakanlas. Ito isang enrollment. Okay. So, may duplicate lahat ano. So, let's see. Same principles ano? Okay. Same principles ang laman nito, katulad ng mga nasa taas.
baka po may madagdag, may nadadagdag po ata. Okay, o di tingnan natin during the defense kung alin ang mapupursue. Okay? Kung hindi ma-approve sa kanila at kayo ang unang mapasalang, ay di tingnan natin kung kanino mapupunta yung title. Umalis na yung iba, no? Pero for pag magde-defense, yung arrangement, magro-roleta tayo, ha? Magro-roleta na tayo next week para alam natin kung sino yung number one, number two. Okay, thank you. Next, ito na muna yung ilagay nyo sa inyong module 5. Number 8. Group 8, sinong kasunod? Sir Sluder po. Gordula. Sluder de los Santos. Game. Sir, decide po yan. Putol. Hello po. Oh, game. Diretso. Sir, handy site po yung pangalan. Ano pangalan? Handy site. Ganyan? Opo. Opo. Extension application for browsers. Program? For browsers po. For browsers? Opo. To give insight on websites such as social media. Anong function niya? Isa po siyang extension application para sa browser in which yung mga websites katulad po ng social media, ginigib po siya ng guide or verification kung yung post or yung nababasa mong post or thread is true or not, ano, is not being misinformed. Parang pag-trace ng fake news? Opo. Tapos ang gagamitin niyo na data to counter-check kung true siya, saan siya ika-counter-check? Ano po, yung based dun sa rating po nung ano publisher po yung post, kung like 100% okay. Rating po yung so user. So, extension application program. Ito yung parang ano no, halimbawa ay naka-Chrome ako, merong mga extension katulad nung... Opo, para pong adblock po. Oo, yung parang ano, Google Meet Grid View, parang ganun ano. Opo. Okay. Extension application for program for browsers. Magandang may emphasis sa title yung ano. Fake news ba ang ano nyo? Hindi naman. Ang main focus po namin is yung mga belief ng mga fake posts po sa social media. Naka-focus siya sa social media? Apo, sa social media websites. Pero pwede din po sa ibang categories po ng websites. Parang reliability ng ano ng source? Apo. Okay. Give insights regarding the reliability of source publishers, etc. Okay, so extension application program for browsers. Detector ba siya? Opo. Tinitingnan po kung gaano ka taas yung rating po. And or insight kung paano anong klaseng website siya. Like Facebook is first ano po for community purposes such as sharing messages or katulad po ng ibang sites po ng katulad po ng Google Scholar for ano po. Handy site extension application. Ganda yung concept ko. Ayusin na natin tayo. An extension kung nakapag-meeting na pa sila mo. An extension application program. Website reliability.
Extension application program. Yung ba mga extension application program din yun? Ano po, sir? Yung mga extension, yan ay mga application program ang tawag. Apo, parang mini application para sa browser po. Per browser, extension application program. Per website, kailangan yun. Isa pa. Anyway, i-hold na muna natin ito. Pero ganun ang konsepto. Ano? Apo. Okay, sige. Isang extension application program na mag-check ng reliability ng websites. Okay, anong nilalabas niya? Percentage? Lumalabas po siya ng percentage or kumbaga yung parang red alert or green alert. Tapos po ay nagbibigay po siya ng infographic guidance to certain websites na hindi familiar sa user. Okay. Sige. And this site, extension application program. Para kasing may pangit na grammar dun sa check. For checking website reliability. And kaya na muna natin. Ipatama natin sa ibang tao. Okay, next. Sir, wala po ba itong pangalan? Pero, Anong concept? It's a software that lets the user digest the document instead of skimming, sir. Software? That lets the user digest? The document carefully. Document? Paano in a way na dinadigest? Kumbaga sir, if magdadownload tayo ng isang module or PDF file, ang ginagawa most of the time is scanning or skimming. Parang Kinascan na lang yung whole document. Uh-huh. Pero instead na ma-scan nila, ang mangyayari sa document is yung other pages, magiging blackout siya. You need to read the first page before going to the next. Okay. Paano mo ma-identify ng software na nabasa na? Yung scroll up and down capability po mawawala. Mawawala. Tapos paano kung binasa ko siya ng eyes? Ng ano po? Binasa ko ng mata lang. No po. Paano pag binasa ko siya ng mata, paano nalaman ni software na nabasa ko na siya at kailangan na niyang i-unblock yung kasunod? Kailangan niya pong i-highlight yung text. I-highlight. Okay. So kung paano kung hindi ko binasa tapos hinighlight ko? Halimbawa sir, kailangan niyo pong i-highlight every sentence or every word. Hindi pwede pong like highlight all po siya. Okay, sige. Bakit mo naisip ito? Well, kasi po eh, dati po nung first year po, ang ginagawa ko most of the time is kinascan ko na lang po yung mga modules namin. Oo. Pero nakakatulong din naman talaga ang scanning and skimming, lalo pag hindi naman masyadong kailangan basahin ng buo. Opo. Pero sometime po eh, nagsasearch na lang po yung iba sa internet ng mga sagot or yung mga answers dun sa given task or sa assignment sa baba. Okay, sige. Yung kasunod mo? Si De Los Santos na po. Ay, wait lang ha. Ano kaya ito? Document digester? May salita bang digester? Let me check. Digester. Okay, meron. Document digester system for ano tawag sa reading na yun? Ano po? Ano tawag dun sa ganun, 'di ba? May skimming, scanning, pag binabasa ng thorough, ano tawag sa reading na yun? May idea ka? Wala po, sir. Baka comprehensive reading. Document digester system for comprehensive reading. Wow, pang matalino ito.
pangatlo. Third. Sir, good afternoon po. Ah, good afternoon. Sino yung kausap? Sino yung kausap ko kanina? Sluder po. Okay, ito ngayon si De Los Santos. De Los Santos po. Okay, go De Los Santos. Ang title ko po ay ano, Fairy Go po. Ano na? Fairy Go po. Spell? F-E-R. Opo. Okay. Mobile application for maritime transport. Booking transport? In Quezon. Opo. Oh, booking in Quezon. Meron nga ano. Meron nga dyan. Ang Quezon-Quezon ba ay nasa isla? Opo. Kasama ng Alabat? Opo. Tatlo pong isla pag Alabat Island po. Tatlong isla yung Alabat Island? Ay, tatlong bayan, tatlong district po pala pag Alabat. Sorry po. Okay. Hindi pa ako nakapunta dyan. So, Ferry Go, mobile application for maritime transport booking in Quezon-Quezon. Parang maganda nga yung may transport. Ano, nasa na si tricycle? Oo, lagyan ko ng transport. Nagmumukhang kung anong binubok eh. Okay. Agit, naiintindihan ko na yung concept na nung Ferry Go. Okay na. May ano ka ba? Idadagdag. Ay, okay na po yun, sir. Ganun din. Okay. Oo, sige. Okay na. Same concept, pero siya ay nakafocus sa maritime transport. Ilang ferry ang umano doon? Ilang tawag doon? Isang kumpanya lang ba? Ano po, sa Quezon po ay may dalawa pong ferry. Tapos, sa Alabat po ay Roro. Ibang Roro na po. Ay, paano doon? Anong ginagawa? Ticketing? Nabili ng ticket? Ano po yung ticketing system po nila is parang pila-pila po. Ang ganun po. Oh, okay. Huwag niyong kalimutan lagi mag-site ng tungkol sa COVID para ma-empower yung study, ha? Kasi hindi pwedeng pila-pila buwan ni COVID. Okay. Okay na, sige. Next group. Opo, sir. Thank you. Lucanias Montas. Nandito pa ba? Lucanias Montas. Sir, pwede na po mag-leave yung nag-present. Okay, you can leave. Thank you. Thank you, sir. Baka wala nang kausap pa. Montas, Lucanias. Hello po, sir. Hello po, sir. Nandiyan na. Ayan. Rinig niyo po, sir? Oo, rinig kita. Okay, sir. Sir, yung una po namin is ano, sir? Yes, wait. Ano? Ito po, sir. Ano po siya? Android application. Title, ang pangalan po niya is We Study po. Magkadikit po. Tapos, ayan. Ano yan? Apo. An Android-based school application po. Android-based? School publication application po. School publication application. Ikaw ay member ng publication? Member ka ba ng student publication? Dati po. Okay. Ano po? May publication ang gumaka-campus. Wala po. Wala student publication? Wala po. Kasi po nung ano, wala po kaming ganun. Oh, okay. An Android-based school publication. Anong next? Application po. Application. So, anong i-cover nito? Yun po, sir. Yung mga pang-student, ano po, pang-school publication, ano po. Sa mga jaryo-jaryo? Opo, sir. Oh, okay. Mga magazine. Pwede din po, sir, ano. Hindi lang po siya sa, ano, pwede din po siya mga, ano, sir, mga, yung pong, ano, sir, yung mga, featured, mga ganun, sir, mga magazine. Basta, may related po sa publication. So, ano siya, para siyang, parang online platform? Apo. Okay. Sir, yung pangalan, sir, wala po talaga din na. Ngayon ko lang po yun, ano, pero hindi pa po yung final, sir. Okay. Next.
Next, sir, is ano po? Meron na po sa, meron na po kasi sir na una eh, pero try po, sir. Sige. So, ano po siya? E-classroom po siya. E-classroom, mobile application for distance learning. Ang nilalaman po niya is ano, sir? Pwede pong ano, pwedeng asynchronous, pwedeng synchronous, ano po, sir? May kaparang concept sa taas, no? Opo, sir. Okay, pero sir, ano siya? Pwede po siyang both synchronous, pwede po siyang synchronous. Kasi pwede meron na. And asynchronous po, sir. Supported po niya, sir. With ano po siya, sir? Parang sir, ano siya? Parang complete na siya, sir. Meron na po siyang distributing modules, evaluating tools, copy-paste tracking system, parang, then, quiz management system din, sir. Parang, ano na siya, sir? Parang full package na, sir. For, ano? Quiz management system. Ano, sir? Distributing modules, evaluating, and evaluating tools, mga ganun, sir. Okay. Pangatlo. And class, ano sir? Ano to sir? Application po sir. Class schedule. Wala po pong ano sir pangalan. Class scheduling system po. Parang MIS? Parang, akong pasal. With ano sir? Tapos naka ano sir? Open parenthesis. With timetable up for student. Ano na? With timetable up for student. Timetable sir. For students. A scheduling system. Class scheduling system. Okay, table for students. Ano sir, meron siyang ano sir? Notification or ano, notification alert po for sa mga estudyante po. Bawa magsisimula ng class or malapit na magsimula, ganun po sir. Meron din po siyang ano sir. Yung sa ano sir, mga ano, pwede po mag ano ng schedule ng activities, kung may activities po po sa particular na event. Ganun po sir. Parang ano siya sir. Parang yung sa ano sir, yung school calendar na may, ay school calendar, yung calendar sir na binibili sir, na lalagyan mo, meron kang ano, pero on ano siya sir. Application siya sir. Okay, sige, sige. Let's see kung gaano ka, kung ano, for the meantime sa module 5, ito na muna ha. Okay. Sir, pwede magdagdag pa ng isa? Sure. Ano sir, alam ko may masyado siyang kawan pero wala po, parang ano, wala pa ako narinig kanina. Ano siya sir, e-library po siya. Kasi wala pa pong pangalan pero yun ang po naisip kong pangalan. Ano po siya, under the application for library resource access. Library Resource Access. Android application for Library Resource Access. Okay. Sige. Pumili ka, ang alisin mo ay ito. Kasi tatlo lang nilalagay sa Module 5, di ba? Tapos, tatlo lang din ang ipe-present mo. Ang alisin mo yung class scheduling system. Ito naman yung WeStudy, e-classroom, saka Android. Okay ito, kailangan ko lang ng details. Okay. Simon, ay, sir, sir, papalitan na lang po ng ano, nung pangalan doon sa umpisa, sir. Alin? Ano na lang, sir? Ay, pwede, sir, ano? iPad. Ay, tapos PUB. Ganyan? Hindi po, sir. PUB. As in, may clean term po ng publication. Ganyan? May clean term po ng pub. Ganyan? Okay. Since wala naman kayong publication, meron ng Lucena, pwede mong gamitin. Guys, nice. Okay. Last group po.
Kalusin po sa Delgado. Kalusin Delgado. Yung susunod po next meeting na ha. Yung mga nakapagpresenta kahit hindi na pumasok next meeting. Kalusin Delgado. Opo. Ito po yung mobile app po yung una. Ang pangalan po ay Build a Computer. Build a Computer. Ganyan. Apo. An educational mobile game for building a system unit. For building system unit. Apo. Anong ginagawa? Dun po kasi bagay po kami naglalaboratory. Pinagdadala po kami system unit. Eh, lahat naman po hindi nakapagdala. So, para naisip po namin yan sa mobile app na lang po para doon na lang po mag-aayos. Pwede bang com-build? Sige po. Parang ayaw mo. Okay, next. What to do? I up din po yan. What to do? Ha? What to do po? What to do? What to do? Hoy, pag ganyan kayo, ano? May question. Sorry na. An educational decision. An educational decision making. Making game for. Ano? Making game po. Game. For the future educator pa. Okay. Pagtanyo ka to what to do. Hindi, kahit sunod na. An educational, pag ganyan, wala lang kahit. Educational decision making for future educators. Ano naman decisionan mo? Ay, di ba po bagi, ano po, yung mga situation po na about po sa mga bata. Yung mag-isip po ang teacher. Ba't wala kayo nagpo-propose ng ano? Yung reviewer na mobile app para sa ano? Let? Kung nga. Hindi yun, no? Okay. O, anong kasunod? Event. Tabulation system. In mobile po. In mobile? Opo. Ano ginagawa niya? Kasi Delgado po kasi isa po din sa nag-ano po ng mga basic na gano'n sa tabulation. Eh, nahihirapan daw po sila at buro ang dami pong ginagawa. Gaya po nung... Saka ang daming wire. Opo. Kaya po ang gagawin po namin dyan is isa na lang po yung PC, yung magiging server na lang po yung pagpapasahan po nung mga score po dun sa yung mga judges po. Okay. Let's mobile-based event tabulation system. Yung na-edit ha? Opo. Kasi nagbabago ng criteria. Okay. Next. Ha? Last na pala yun. Okay. Opo. Tao po ba dyan? Okay. Yung pong iba ay next meeting na. Thank you very much. God bless you. Thank you po, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you po, sir. See you next meeting. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po, sir.